De Luna. Present. Herrera. Present. Valera. Present. Handa ba tayo sa school year 2020? Present. Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga modules para sa iba't ibang antas. Sa Government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. Katambayers from Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po. Ito po ulit si Kuya Sig para sa isa na namang episode ng Online Kahusayan para sa karapatan ng kabataan tambayan, ang OKKK Tambayan. Maraming salamat po mga katambayers sa inyong pagsama sa amin mula episode 1 pa lang ng OKKK Tambayan. Hindi nyo kami iniwan. Sama-sama natin bigyang pagpupugay ang lahat ng mga artists na nakasama natin from episode 1 hanggang ngayon, episode 13 na tayo tuwing 4 o'clock to 5:30 Thursday. Paki-like naman yung Facebook page ng DepEd Philippines para updated tayo sa mga latest happening tungkol sa ating edukasyon. Paki-like din and follow ang Facebook page ng OKKK Tambayan. Ready na ba tayo para sa episode natin ngayon? Exciting ang mangyayari sa atin, mga katambayers. Kaya naman, bago tayo tumuloy sa mga programa natin ngayong episode na ito, subukan nating balikan kung ano ba yung mga paalala ni Kuya Sig sa ating lahat. Yan, kung meron po tayo mga katanungan, lagi po nating tatandaan, no, na meron tayong chat function dito sa may Facebook Live natin ngayon. I-type lang po natin yung ating pangalan, yung pangalan ng school, tapos tsaka po yung ating mga komento or mga katanungan. Ipapaalam din po namin ipaalam niyo po sa amin kung paano namin mas lalong mapaghuhusay pa ang ating mga episodes. Pero ito po ay second to the last episode na natin. So sana yung mga evaluations nyo, yung mga feedbacks nyo, pumasok po sa amin para bongga yung ating episode ngayon at yung last episode natin. Malaking tulong po yung nagawa ng mga evaluation na nabigay nyo sa amin for the past episodes. At ngayon, nandito po tayo sama-sama, going strong pa rin tayo sa OKKK Tambayan. Tapos yung mga makakasagot po ng evaluation forms po natin, makakatanggap po ng Certificate of Participation pagdating ng September. Ayos po yun, mga katambayers? Second to the last episode na tayo, mga katambayers. Nagsimula tayo ng episode 1. Ngayon, August na. Episode 13 na tayo. Next week, it's our last episode. So maraming salamat po. Next week, samahan niyo pa rin kami para sa last episode ng OKKK Tambayan. Okay? So ngayong second to the last episode, I'm sure marami tayong matututunan. Marami pa rin kami ibibigay sa inyo. Marami pa rin tayong dapat isulat sa ating mga notebooks gamit ang ating mga lapis. Kaya mag-ready tayo. Aabangan namin yung mga takdang aralin nyo for this episode na ipapasa nyo para sa last episode. So make sure bonggang-bongga ang mangyayari sa atin para sa episode na ito. Right? Ready pa tayo, mga tambayers? Bago tayo tumuloy sa main part ng program, babalikan natin ngayon kung ano ba yung napag-usapan natin kahapon tuloy, last week sa OKKK Tambayan episode 12, kung saan si Kuya Sig ang inyong guest artist. So maraming salamat sa inyong pakikinig kay Kuya Sig. At ito po yung ilang mga pabao natin from last episode. So tayo daw ay kumakbang habang ang iyong kakayahan ay binubuo at hinahasa
ang iyong sarili ay nagbabago at gumaganda. Ang pagbabago ay isinasagawa. Ito ay nagsisimula sa pagbabago sa sarili at sama-samang pagtugon sa kapwa. Ang pagbabago sa lipunan ay inaaksyonan na nagkakaisang mamamayan. Ayan, so last episode tungkol sa pagbabago, sa transformation natin bilang mga tao. Ang lagi nga nating sinasabi dito sa OKKK Tambayan, lahat ng tao ay work in progress. Lahat tayo ay may room pa sa pagkatuto. Kaya naman, para sa online kausayan, para sa karapatan ng kabataan, tambayan, mga katambayers, virtual palakpakan para sa ating episode 13 na OKKK Tambayan. Bigyan natin ngayon ng pagpupugay ang ating mga katambayers na ma-feature ngayon dito sa ating episode 30. Patingin nga po ng mga shadow play videos na yan. Sana maging exciting din yung sharing natin. From Makati High School, SSG, mula kila Christine Joy Fule, ang president, ang treasurer na si Jason Solis, ang grade 12 representative na si Alison Jimenez, ang grade 9 chairperson na si Mishka Solis, at ang grade 9 representative na si Ricky May Lecaros. Itong kwento ay galing kay Ricky May Lecaros. Panoorin natin, mga katambayers. Puso'y nananatiling mahinahon para sa pamilyang gustong maiahon. Ang buhay ko ay biyaya na may likha. Kaya naman, sa kanya ako ay nakatingala. Simula pagkabatay ako'y makulit. Kapag andyan si nanay, may palo sa puwit. Takbo dito, takbo doon, hindi alam kung saan paro roon. Ako ay mayroong karapatan. Mag-aral ng mabuti sa silid-aralan. Magkaroon ng mababait na kaibigan at tumira sa maayos na tahanan. Ang edukasyon ay mahalaga sa akin dahil ito ang aking hangarin. Tila may nagniningningan mga bituin, masalip ko sa Diyos, pangarap ay maabot din. Sa aking paglaki, isip ay dumalas, gustong tumahak ng bagong landas. Sekundarya ay medyo mahirap, pero tuloy lang para sa pangarap. Gusto ko noon na magturo dahil believe ako sa aking mga guro. Masipag, matalino at mabait. Siguradong pangarap ay makakamit. Mga pangarap ay tila nahinto dahil sa mga pagbabago ng mundo. Hindi ko lubos akalain na magkakaganito. Tanging Diyos lamang ang makapagpapahinto. Ngayong pandemya at may quarantine, social and physical distancing ay pagbibigay. Paghugas at paglilinis ang aking inaatupag dahil ang kailangan natin ay tiyaga at sipag. Minsan na rin nangarap na magtrabaho sa eroplano. Kasama ang pamilya, iyan ang plano. Dahil sigurado naman akong alam ninyo, mahal ko ang pamilya ko, yan ang totoo. Virtual palakpakan mula sa Makati High School, SSG. Maraming salamat sa inyong paglikha ng Shadow Play. Ang next po ay mula sa Makati High School Integrity Advocates Campus Integrity Crusaders. Mula kila Francesca Annika Lim, Luis Arabella Binay, Princess Nicole Yap, Terence Andre Griarte, John Aaron Obedensya. Sana po tama ang pag-pronounce ko, no? Janela Ortilia, Kevin Kaiser, Micaela Tabaco, Abirich Gabriel, Jean Chanel Magbanwa, Sofia Marie Yanson, and Christine Ann Makativo. Maraming salamat po sa inyong pagpapasa ng inyong Shadow Play collaboration. Kaya mga katambayers, panoorin natin. Uy, bagong taon na pala. Hindi ko man lang namalayan. Oo nga, ako rin. Hindi ko rin namalayan eh. Excited na ako sa taong to, mga ate at kuya. New year, new hope. New year, new me. Sana maging maganda po ang taon na ito.
by fire. And the Philippines has become the first country response to the COVID-19 pandemic. Na-lockdown tayo. Ang dami ko pa namang plano. Pero hindi ko na magawa dahil sa pandemic na kinaharap ngayon ng mundo. Uy, Nika, nabalitaan mo na ba? May kumakalat doon na virus sa bansa? Oo nga, Julia. Nakakalungkot nga eh. Huwag na muna tayong lumabas para safe tayo. Na-lockdown tayo. Parang tumigil ang mundo. Nandito lang ako sa bahay. Malayo sa normal na nakasanayan. Anak, hay narito at kumain na. Na-lockdown tayo. Hindi ako sanay. Nakakabagot. Na-lockdown tayo. Anong gagawin ko? New year, new hope. New year, new me. Sana maging maganda po ang taon na ito. Na-lockdown tayo. And I know sometimes, no matter how much I plan my life, it still doesn't work out the way I plan it. Kaya ayos lang. Walang ipang pagkakataon. Magagawa ko pa rin sa ngayon kung ano na lang muna ang pwede. Besh, kamusta ka na? Safe ba kayo dyan? Miss na kita sobra. Ayos naman kami rito, Besh. Safe naman. Ako rin, Besh, miss na rin kita. Kahit naman na na-lockdown tayo, marami pa rin tinuro sa atin ito. Ang maging malinis, malusog, at malakas. Tunay na, health is wealth. Kaya hindi ko na rin pipiliting lumabas. Sobrang boring naman sa bahay. Walang magawa. Gusto ko na lumabas. Kahit naman na na-lockdown tayo, marami pa rin pwedeng gawin. Binigyan tayo ng oras para matuto sa mga gawain dapat lang natin matutunan. Kahit na lockdown tayo, dapat sa araw-araw, pinapupulot pa rin tayong aral. Bagong kaalaman, dahil sa pandemya ngayon, iba ang may alam. Ligtas at nag-iingat. Ang dami kong natutunan sa nangyayari sa atin ngayon. Yung mga hindi ko nagagawa dati, nagagawa ko na ngayon. Ako rin, kuya. Mas lalo kong pinahalagaan yung sarili ko. Na-lockdown man tayo, pero nagawa nating magbago sa taong ito. Hindi man sa paraan kung paano natin plinano, pero sa paraan na ang resulta ay mas mabuting tao tayo. Para sa karamihan, hindi maganda ang taon na ito. Pero ang taon na ito ang magbibigay dahilan upang asamin ang magandang pagbabago. Story of their lives. Maraming salamat po. At ngayon naman, bigyan nating pagpupugay ang mga Supreme Student Government Officers mula sa Divisoria High School SDO Santiago City. Panoorin natin mga katambayers. Si Vince ay isang mahiyain at lampang bata. Siya ay palagi binubuli ng kanyang kapwa ka-eskwela. Kaya, napagdesisyonan ng kanyang magulang na lumipat na lamang ng ibang paaralan. Lumipat sila sa probinsya at doon na lang namuhay ng tahimik. Tila may bumabagabag kay Vince. Napansin naman ng kanyang ina ang pagkabalisan ng kanyang anak habang tinatahak ang kanilang daan. Anak, tila may kinakabahala ka ata. Nanatiling tahimik si Vince at hindi na lamang sumagot. Nang makarating na sila, muling nagsalita ang kanyang ina. Anak, kung ikinakabahala mo man na may mangbuli na naman sa'yo, huwag kang matakot magsabi sa akin, ha? Tumangol ang si Vince at hinalikan sa pismi ang ina bago pumasok sa loob ng paaralan. Sana hindi na maulit ang nangyari sa akin. Ah, ako pala si Justin Calperes. Cal for short. Ako din ang president ng student council dito. Nga pala, anong year na? Grade 10 na ako. Parehas pala tayo. Baka kaklase pa nga kita. Ba't nga pala naisipan mo lumipat? Binubuli kasi ako sa dating paaralan na pinapasukan ko. Ha? Ganun ba?
Tara, hanapin natin kung saan yung classroom mo. Oh, parehas pala tayo ng section. Halika Vince, papakilala kita sa tropa ko. Habang abala si Kyle sa pagpapakilala kay Vince, ay pumasok ang kanilang club advisor at may inanunsyo. Next week ay magkakaroon tayo ng eleksyon para sa club na gusto nyong salihan, kaya piliin nyo na ang mga gusto nyo. Kyle, isa pa ang kailangan mong officer para sa student council, kaya maghanap ka na kung sino. Baka gusto mong sumali sa organization namin. Ha? Ano? Kasi baka hindi ko kayanin yung mga ganyan. Eh hindi naman ako kasing galing na leader tulad mo. Alam mo Vince, ang pagiging leader ay walang pinipiling tao. Mahina ka man o malakas. Pwede at kaya mong i-handle ang isang organisasyon. Hindi lang naman ikaw ang sasabak sa laban. Dahil may mga kasama kang tutulungan ka. Kaya huwag kang pangunahan ng takot mo na sumubok. Pag-isipan mo ng mabuti, Vince. Sige, una na ako. At sana, bukas willing ka ng sumali upang maglingkod ng hindi na magusbong ang pangbubuli sa ating eskwelahan. Masayang umuwi si Vince at napagtanto niya na gusto niya nang mag-iisang student leader. Buo na ang loob niya na sumubok at maipaglaban ang mga nabubuli tulad niya noon. Makalipas ang ilang araw, nag-iba na ang dating Vince sa lampa at mahina. Ngayon ay siya na ang tumutulong sa mga kinukutya at binubuli. May isang tanong sa aking isipan. Handa na ba ako? Handa na ba akong pasukin ng isang pagiging isang leader? Okay, bilis nga naman ng panahon. Parang kailan lang, may binubuli ako. Pero dahil sa isang mabuting leader, nahikayat ako na sumali sa kanilang organisasyon. At dahil doon, ako'y nahubog. At isa na rin akong leader na kagaya ni Kyle. Dahil napag-alaman ko, ang pagiging isang leader ay walang pinipili ng estado ng buhay yan. Bata, matanda, mahirap o mayaman. Lalo ka na kapwa kabataan, huwag kang matakot na sumubok. Dahil kabataan, may magagawa ka. Kabataan, meron po tayong magagawa. Yes, mga katambayers, mula Luzon, Visayas, at Mindanao, maraming salamat sa pagpapaalala sa ating lahat na lahat tayo ay may kakayahan, lahat tayo may magagawa, kahit sino ka man. Kaya ngayong episode 13, samahan niyo si Kuya Sig sa online kausayan para sa karapatan ng kabataan, tambayan, ang OKKK Tambayan, upang tuklasin natin ano pa yung mga karapatan natin bilang kabataan at ano yung mga arts-based activity na maaaring tumulong sa ating maintindihan ang mga karapatan na ito. Siyempre, mamaya sasamahan din tayo ng ating psychologist upang mapalalim natin yung ating mga natututunan dito sa programang hatid sa atin ng DepEd DRRMS Philippines. Paki-like ang Facebook page ng DepEd Philippines para updated tayo palagi sa mga nangyayari tungkol sa ating edukasyon. Pero ngayon, bago tayo pumasok sa ating programa, huwag na nating patagalin pa. Iniimbitahan ngayon ni Kuya Sig dito sa ating screen ang ating ultimate lodi, ang ating ka-berks, ang ating katambayers. Mga kaibigan, walang iba kundi si Director Ronnie, ang Director 4 ng DepEd DRRMS para sa kanyang pambungad na mensahe. Direk Ronnie, kamusta ka? Hello, Sig. And hello, kids, children. Kumusta kayo, mga kasamahang katambayers? Na-miss ko na kayo. Diba? Medyo busy tayo kasi malapit na ang pasukan. Kaya medyo dami na namin ginagawa. But ginusto ko talaga makita kayo. Humanga ako dun sa mga ginawa nyo. I wish we could actually show them sa TV. Ang ganda ng mga ginagawa nyo. Anyway, so I hope, nakikita ko dun sa mga mensahe ninyo, I hope nakakatulong yung ating sessions, 13th episode na tayo. Sabi sa akin, ngayong hapon ay letras y figuras ang ating gagawin, pagsusulat ng inyong mga pangalan, gamit ang figures, yan.
At ano yung karapatan ngayon? Karapatan ng kaligtasan. Okay. So, di ba yung ating mga pangalan ay identity natin. Speaks of ourselves. Kaya sana mapangalagaan nyo, no? Ang inyong mga sarili, ang inyong hindi lang ang katawan, ang kalakasan, kundi mismo ang inyong identity. No? I know that ang high school life is discovering identity. But you know, as you go along the way, sana ay maging, hindi naman yan, ano eh, hindi naman yan laging, walang smooth na, ano, na journey sa buhay. Okay? Kahit tumatanda ka na at lahat-lahat yan may, ano, may bako-bako. Okay, pero sana ay laging tatandaan ninyo na kayo ay may mga kalakasang output kanina nga. Ang ganda, di ba? May mga pwede kayong gawin. Okay, kahit may mga bako-bakong daan at hindi mo plinano. Or plinano mo ang buhay pero hindi naging ganon. No? Bumako-bako talaga, lalo na itong COVID-19. So hopefully, okay, ito ay next week. Last week na yon, tapos mag-open na tayo ng classes. So, sana handa na, ha? Ang ating mga isip, ang ating mga damdamin, ang ating mga kalooban, sana ready na tayo para sa opening of classes. Excited pa kayo? Okay? So, gamitin niyo yung mga pagkakataon, nilalabing pagkakataon pa ngayon, itong mga sessions natin para dito sa ating KKK, enjoy mga katambayers ulit! Virtual palakpakan para si Director 4 ng DepEd DRRMS, si Direk Ronnie, ang ating ultimate lodi, kabricks at katambayer. Mga katambayers from Luzon, Visayas at Mindanao, gamitin na natin yung pagkakataon na ito para sa ating pagkatuto. Palakasin natin yung ating mga sarili. Ihanda natin sa marami kang mga paghamon sa buhay. Ready tayo dyan at kaya natin maging creative palagi, mga katambayers. Kaya naman, bago tayo tuluyang matuto ng isang bagong sining, iniimbitahan po natin ulit ang ating Kuya Brian para sa pakikiramdam ano ba ang ating karapatan sa ngayon. At tutulungan tayo ni Kuya Brian maintindihan yan. Kuya Brian, hello! Hello po! Hi, Kuya Sig! Hello sa lahat! Ayan, so andito ulit tayo sa karapatan ng kabataan sa kaligtasan at yung ating tema ay tungkol sa katatagan. Okay? Pero bago yan, magbabalik tanaw tayo. Nagkaroon na tayo ng mga ibang episodes tungkol sa kaligtasan. So ito yung mga napulot ko na mahalagang balikan. Okay? So una, bilang kabataan, karapatan ninyo ang mabigyan ng ligtas na lugar kung saan ay maayos ninyong mapapalago ang inyong sarili. Ang pangalawa ay, ang pagbangon ay may tatlong yugto. Dapat may pag-unawa sa ating karanasan at kalagayan. Mahalaga din ang pamamahala sa mga bagong pamamaraan, pagsisimula at pagsasanay ng mga bagong pag-uugali at pagsubok ng mga bagong diskarte. Higit sa lahat, importante ang pagsibol na tinutukoy kung ano ang mahalaga sa buhay. Pagkilala sa mga benepisyo mula sa pagharap sa mga mahihirap na sitwasyon at pagbibigay halaga sa positibong aspeto ng buhay. So, ayun, sana naalala niyo yung mga ginawa natin noong nakaraan. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol sa katatagan. At para mas maintindihan natin yung kung ano ba yung katatagan na to, magandang tingnan natin yung konteksto ngayon. Tulad ng mga binahagi nyo kanina sa nagawa ninyong art activity, no, nakita doon na yung mundo natin ngayon, yung ating mga karanasan ngayon ay komplikado. No, may pandemya tayo, nasa loob lang tayo ng bahay, no, at hindi paligtas na lumabas at pumunta sa mga matataong lugar. May pabago-bagong kondisyon ang ating pamumuhay. So karamihan ng mga gawain ngayon ay nandito lang sa loob ng bahay at wala tayo dun sa labas. At panghuli, bilang konteksto, ang bibigat na mga hamon na dumarating sa atin. Diba? Ang daming naghihirap, sobrang hirap
makapaghalubilo sa mga kaibigan natin. So, may mga mabibigat na hamon tayong nararanasan, lalo na ngayon sa panahon ng COVID, sa panahon ng pandemya. So, ano ba itong mga kondisyon o karanasan na sumusubok sa ating karanasan? Liban sa andito tayo ngayon na may pandemic. Una, no, may pagbabagong nangyayari sa mga karanasan natin at sa kondisyon. At ito ay nagmumula sa pansariling kondisyon. No? Kaya tinatanong, kumusta ka? Ano yung pakiramdam mo? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Kasi nagmumula doon yung mga iba't ibang pagbabago na nangyayari. So, hindi lang sa loob natin, hindi lang sa ating pansarili, kundi yung panlabas na kondisyon din ay nakakaapekto sa ating sarili. Andyan yung nakikita natin na maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, nahahawa, napapagod yung mga frontliners natin. Sobrang pagod na, di ba? So, nakikita natin yun at nagbabago yung kondisyon ng ating mga pamumuhay. Ang pangalawang karanasan at kondisyon na sumusubok sa ating katatagan ay yung tension. Una, yung ang mga nangyari sa nakaraan laban sa mga gusto nating mangyari sa hinaharap. Dati may mga pangarap tayo, gusto nating pumunta dito, gusto nating gumawa ng ganito. Pero dahil sa pandemic na to, no, nahihirapan tayong tingnan kung ano yung meron sa hinaharap natin. Andyan din yung relasyon o interaksyon sa kinikilalang Diyos, sa sarili, sa kapwa, sa lipunan at material na bagay. So, andyan yung tension, makakapag-aral pa ba ako? Makakain pa ba ako ng masasarap doon sa kantina, sa paaralan? So, maraming tension na nangyayari at nagbabago yung ating mga kondisyon at karanasan. Yung panghuling kondisyon at karanasan ay yung desproporsyonado. Ito ay impluwensya ng ating mga emosyon. So nagbabago yung ating mga emosyon. May mga nakabubuti at nakasisirang tugon o gawa. So may mga nangyayari ngayon na may mga ginagawa tayo na dati ay hindi naman natin ginagawa, pero ngayon ay kailangan na gawin at naninibago tayo doon. So tulad ng palagi ang paghuhugas ng kamay o paggamit ng mask sa paglabas natin or kung ano yung gagawin natin, 'di ba? Kailangan may mask na talaga. Eh dati naman hindi ganoon yung ating sitwasyon. So ang tanong ngayon ay paano tayo maging matatag upang mapangalagaan at mapanatili natin ang ating karapatan? So may tatlo akong puntos na ibabahagi sa inyo. Yung una ay yung pagpupunyagi sa personal na layunin. Upang makamit natin at mapanatili natin yung ating karapatan at maging maayos yung ating pamumuhay, kailangan may pagkilala sa sariling pundasyon ng pagpapatibay ng loob at pagpapatatag sa ugnayan o relasyon sa kapwa. So dapat maging kilalanin natin yung ating sarili, paano tayo maging matatag, paano mapatibay yung ating relasyon sa kapwa, sa ating mga kamag-aral, sa ating mga kaibigan. No, importante yun dahil yun yung pundasyon ng ating sarili, yung ating mga relasyon sa kapwa at yung relasyon natin sa sarili. Kasama na rin dyan yung relasyon natin sa Diyos at sa mga ibang bagay. Tulad ng mga kasangkapan na kailangan natin, no? Yung paggamit ng sapat na kasangkapan o resources para sa panahon ngayon. Tulad ng edukasyon, mga kasangkapang pangkalusugan, pangkalikasan, ang ating mga pagkain, ang mga pangkabuhayan ng ating mga magulang at mga ate at kuya natin, at yung serbisyo at iba pa. No? Importante makita natin yung halaga ng mga ito at makamit natin. Maging accessible ito sa atin, okay? sa panahon ngayon. Ang pangalawang punto, kung gusto nating mapatibay at mapanatili ang ating karapatan, kailangan ding mapatibay ng pagtibayin. No?
yung pagpapatibay ng pamilya at pamayanan. Sa pamilya, kailangan napapanatili yung safe space. Bukas tayo sa pagpapahayag ng ating mga nararamdaman, lalo na yung ating physical at mental na kalusugan o kalusugang pangkaisipan. Pagkakaroon ng lakas upang mabigyan ng proteksyon ang bawat miyembro, lalo na ng mga kabataan. Kasi dubhang nakakahawa yung sakit na COVID at kailangan na maprotektahan tayo simula doon sa ating pamilya. At syempre, alam din natin dapat aware din tayo paano maprotektahan yung ating sarili at yung ating pamilya. Andyan din yung pamayanan, yung ligtas at maunlad na pamayanan na may pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. So siguro sa mga lugar nyo may mga umiikot na opisyal ng barangay na nagpapaalala na dapat hindi lumalabas yung mga kabataan sa panahon ngayon dahil lubhang delikado. At syempre andyan din yung mga paalala tungkol sa pagsuot ng mask, paghugas ng kamay, pagkain ng sapat, no? At masustansya at pagkaroon ng pagpapalakas ng sariling kalusugan. Ang pangatlong punto ay yung pagbabago ng lipunan. At lahat tayo ay may responsibilidad upang mabago natin yung lipunan. Okay? Kailangan kasi yung ating lipunan, no, nakatutok sa kapakanan ng tao ang pagtugon sa isyu ng politika, ekonomiya, karapatan at iba pa. So nakasentro dapat sa tao, nakasentro dapat sa mga kabataan kung ito ay tungkol sa kabataan. Pagpapaigting ng kapangyarihan ng nakararami, pagpapalakas ng demokrasya para sa kaunlaran, kaligtasan, partisipasyon at proteksyon ng lahat. Tulad ng ginagawa natin dito sa OKKK Tambayan, no, pinaparating natin yung pagiging aware natin sa ating mga karapatan para mapanatili natin ito. At syempre, para din magkaboses yung mga kabataan. Alamin nyo na mahalaga din yung boses ng mga kabataan, lalong-lalo na sa usapin ng politika, no? Dahil ito ay inyong partisipasyon sa lipunan. Tandaan natin na ang kaligtasan ng kabataan ay nasa katatagan ng sarili, matibay na ugnayan sa kapwa at puwersa ng mga institusyon tulad ng pamahalaan na sinisigurado ang kapakanan ng lahat. So mamaya may gagawin kayong art activity. At yung art activity na yon ay ilalarawan niya yung inyong katatagan. Yung ang paksa nito ay pwede yung maging mga personal na layunin ninyo, mga ugnayan ninyo sa kapwa, yung inyong mga pangarap sa buhay at yung pagbabago sa lipunan. Sana mag-enjoy kayo sa episode na to at maraming salamat. Magandang hapon. Yay! Maraming salamat po sa ating Kuya Brian. Muli, napalalim na naman kung ano ba yung mga kaya nating matutunan tungkol sa ating mga sarili, sa pag-aaral tungkol sa ating mga karapatan. Mga katambayers, ready ba tayo sa ating art-based activity? Pero bago yan, hayaang ipakilala sa inyo ni Kuya Sig ang ating guest artist ngayon. Siya po ay isang curator. Janine oversaw the conceptualization and completion of Chinatown Museum. Nakapunta na po sila Kuya Sig dyan at si Kuya Brian. Ilang beses na po, pati si Ate Yen, nakakasama namin. She has an art management degree from the Ateneo de Manila University. Nagturo din po siya sa De La Salle Santiago Zubel School. She is in her element when immersing in creative projects, museums, and education. Mga katambayers, naalala ba natin? Naging guest artist na rin po siya natin nung episode 4 ng OKKK Tambayan. Kaya virtual palakpakan para kay Janine Cabato. Ate Ja, hello! Hello! Hi everyone! All right. We will be talking about letras y figuras today. And are you ready? So, let's look at
how letras y figuras is done. Can you guess what this means? Do you know the translation? Letras y figuras means letters and figures. Tama. Very easy. Kasi if you know Spanish, letras is letters and figuras means figures. But to know more about the art form, we have to go back to history, specifically 19th century Philippines. In 19th century Philippines, wala pang cameras noon. So, letras y figuras was really one of the art forms that really was famous back then. At the same time, it showed more about the history of the place kasi nakikita yung customs and traditions in the artwork. To be able for you to see this, I am sharing with you this 19th century artwork ni Jose Honorato Lozano. Itong nakikita nyo ay ang Binondo Church and its surroundings. So, this is watercolor and this is currently in the National Library of Spain. It's one of his famous works. And I want you to notice all the figures sa baba ng church. Yung mga people that are walking around. There are people that are selling items. There are people going to the church. So you look at how they dress up. Because this is very important dun sa history of letras y figuras. Alright? When you see what it is called tipos de país, types of the country. Lahat nung mga ginawa nilang how they wear their costumes, even to how they look, these are all called types of the country. Isa siyang genre of 19th century art, all right? And in a time when cameras are really, really rare, illustrations like this would give us an idea of the customs and traditions and also the culture of what was happening back then. So when we look at some of the photos, we will think, ay, puro sepia siya or black and white. But no, actually, yung mga textile, yung mga clothing na ginagamit nila dati, it was really very colorful. Let's look into the figures in depth. May na-highlight ako dito, yan. So you will see those and repeating siya dun on the actual letras y figuras that I will show later. But let's talk about this first. Okay. In our next slide, this, you will see itong mga black veils, the women that were going to mass before, early morning mass ito, everyone would wear this. So they had to, you know, it's a veil, velo, they put it on top of their heads. Yan. So going to mass. But if they are not going to mass, they are going to the market or some other place, it's a different get-up naman. Ito na yung sa baba. They call it the traje de mestiza. Yan yung mga printed, very colorful na clothing, right? And then you will see the carabao. And actually, there are two carabaos here, yung tawag sa kanila paraw. So carabaos were really used that time to travel the goods. And at the same time, yung transportation back then, wala pa. By early 20th century pa dumating yung mga transportation. So this is 19th century. So that's why it's carabaos. Even the roads are made of cobblestone or sometimes not cemented at all. Okay? And on the last two parts, yung down below, you will see that there is someone changing clothing. Yan. He's actually selling clothes. And you will see this. I'll show you a letras y figuras on this. And at the same time, yung the last one is a Chinese merchant walking. Kaya yung hairstyle ganon. That's why I mentioned kanina, yung letras y figuras, the reason why it's Spanish and tipos de país, it is because it was created during the Philippine-Spanish colonial period. Okay? So, imemerge natin yung both of this art forms to make it modern, right? So right now, when you look at this artwork, it really is, you can appreciate it more, no? Na, ah, hindi lang siya Binondo Church. It really is more than just that. It is a lifestyle check of what's happening, yung lifestyle and the environment around it, okay? So all of these, the figures that are used here, are also used in letras y figuras, which we will show in the next slide. For example,
This is one of the famous works also, again of the same artist, si Jose Lozano. Balvino Mauricio he is from Cavite, Cavite, and he was very successful businessman ito ng Binondo, right? You could see portions of the house depicted in the middle part of the artwork. So, yan, where the pointer is, that's the sala. And then to the right, you will also see the dining area. What's very important about this is, nasa first chapter ito ng Noli Me Tangere. So, if you look at it, oh, it's just, you know, letras y figuras. But, you know, it really is more than just letras y figuras kasi technically, ito yung ginamit ni Jose Rizal as an inspiration for Kapitan Tiago's house. In the first chapter of Noli Me Tangere, he was describing, ito yung extravagance of Kapitan Tiago, parties here and there, ganun. But, you know, if you want to see how it looks like, ito na yon. That's why I'm saying it really has a lot of historical significance to it. Okay. So, you can later on make your artworks have backgrounds, pwedeng hindi. Alright? This second artwork also is on Jose Lozano, Eulalia and De Roca. And you have here yung background niya is Paseo de Magallanes yan on top. And you will actually see a monument, the Magallanes Monument. See, Paseo means plaza, Plaza ni Magellan. So that monument is a monument of Magellan that used to be at Intramuros. Parang side siya ng Intramuros, pero actually within the vicinity, right? Pero right now, wala na siya doon. It is a different, there's a different monument there for the Manila Galleon Acapulco trade. Alright. The bridge below it is Puente Colgante, which translates to suspension bridge. So currently, it is called the Quezon Bridge and it connects Quiapo and Ermita. Now, I want you to notice yung the letters itself. You see the letter N below? Actually, Casco yan. Very imaginative yung paggagawa niya kasi yung boats, nakikita mo yung colors and the contours will really form the shape. So, if you look at the font, yung tawag sa font na ito, kung may tail siya, ay serif font. All Garamond, Times New Roman, yung ganon. I'm sure you're familiar of Times New Roman. Times New Roman is called a serif font. But you could do actually either yan or block colors. If it's block without the tails, ang tawag doon, sans serif, without the serif. All right. I will show you one of the items that we did, the letters and figuras that we did for Chinatown Museum, so that this is just to inspire you how it's done. What we did was we looked at historical images as inspiration. So ito, we had also 19th century Philippines, they were wearing clothing, you have transportation during that time, yung tranvia, we have the vendors that were selling both textile and that were also selling goods. Kagaya nito, siya yung parang magtataho dati, nung araw. Alright, so repeat. Nakita natin yung Binondo Church kanina, di ba? Someone was selling. Ito din, we also showed it here dun sa letter O. Alright, so I'll share with you this is a modern version. So meron tayong 19th century version and the modern version. If you look at the modern version, yung letter B is pag nag-Chinese New Year, talagang may dragon dance. So that's why, yun yung letter B. Letter I, walang nagbago. Kasi up to now, itong Santo Cristo de Longos, talagang dinadayo pa rin siya. So, it really is a mix of Chinese and Filipino traditions. Chinese because walang lighting of candle. Ano siya, lighting of incense. Tapos, instead of tranvia, dun sa letter N, ngayon ay jeepney na siya, di ba? Tapos, instead of the carabao, ngayon, cargador. Kasi yung mga cargador, you could see them going around kasi traffic masyado sa Binondo. Pre-COVID, traffic masyado. Ngayon, passable na lahat. Okay. Dati, letter O, yung pansitero was staying outside, pero ngayon, marami na siyang restaurant. So, if you go there, it really is known for having good food. And
Letter N is the vendors are really more of the fruit vendors na now. May isang street doon specifically just wholesale selling of fruits. Alright? And the last one is we have a street there called Ascaraga Street. Puro lang siya textile. You buy them, pwedeng tingi-tingi, pwedeng buy the bulk, pero you have lots of choices. Alright? So, this is your inspiration. Use your imagination on how it's done. But for our letras y figuras, are you ready? Let's create our own letras y figuras. Pull out your materials. Get ready with your phones. Kung pwede nyong screen cap yung instructions, please screen cap. You could also take notes. Alright, let's start. You can use your complete name. First two names. Ako, may two names ako. So, it's Janine Michelle. But since yung size ng paper that I used is A3, I just used Janine. Alright? So, pwedeng first name, pwedeng nickname, or alias. Yung problem dito is, kung ang nickname mo ay AJ, ay lugi naman yung mga iba, di ba? Yung mga kaklase nyo or the other students also. So, let's minimize it to 5 letters minimum. Pwedeng 5 letters or more. So ngayon, if may nickname ka, baka pwede mong gamitin yung first name mo para we could all have the same kind of makikita ng maayos and maganda tingnan ang letras y figuras natin. Alright. So, how will we make it consistent to Katatagan? Right? When we draw our letras y figuras, hahatiin natin yung content ng design. So, the first two letters are your goals for yourself, dreams mo for yourself. The next one, third and fourth letter, is your dreams for your family. And the last one is your goal for society, your dream for society, or pwede rin what you could share to society. Yung ginawa ko is what I could share to society kasi I'm medyo old na. So, I've come to a stage where, as a teacher also, I have dreams where I want to share my talents to others. So, yun yung last letter ko. Alright. For you to be able to do the content, I want you first to answer this. Kasi sometimes, when you look at a blank sheet of paper, parang naano ka, you get overwhelmed, you know? So, I want you to screen cap this. Even if you don't do letras y figuras, these guide questions will help you answer what you want for yourself. And why is this important that you get to answer this? Because having clear goals will make you weather any challenges or hurdles that you have. Kasi if you have your goal set in mind, you know that kung ano mang pagsubok na yon, you could overcome that. Kasi may goal ka eh. Say, oh, itong pinaghirapan mo, it's just, you know, not forever. Hindi siya forever, right? So that's why, even if you don't do the letras y figuras, even this, you could use this for other things or for self-reflection na rin. This will help you be able to set your goals straight. Also set your vision board, kumbaga. All right. So the first one is, what do you want for your future? Pwede siyang 5 years from now, 10 years from now, or you could also do a, what do you want for your future when you are 20 years old, when you are 30 years old, when you are 40? At least na-envision mo siya in your mind. Are you happy? Are you with your family? Do you have your own family? Yun. What are your top 3 values? Values are things that have meaning in your life. So, kunwari, for me, because when I was in high school, everyone would be like, if kung may art contest, they'd be like, oh, Janine, go na art contest, ganun. So, really, ever since then, one of my top 3 values talaga was creativity. And then through the years, nag-change din yung values ko. Nagiging perseverance, sometimes nagiging hard work. So, I want you to look up words on what values there are so that you could choose like ano ba talaga yung sa akin. And maybe you could
put yourself in that direction also. Next, what are your hopes for your family? Pwede siyang your immediate family that you have right now. Pwede din siyang the family that you want to have in your future, your own family, all right? Who are the people important to you? So, you've seen the yung 19th century na mga letras y figuras. There are different figures there. So, you could actually feature your parents, your siblings. Ayun. There are no limitations naman to that. Next is, what talents can you give to society? Or, what I mentioned a while ago is, what are your goals for society? What are your dreams for your immediate environment also? Or what you can share to others? All right? So screen cap this. This will help you give a good content and good figures for your letras y figuras. All right. I will share with you what I did. So ang ginawa ko ay, it's a block font, B-L-O-C-K. Medyo fat. Para siyang cartoonish. Okay? And technically, this is sans serif without the tails. Right? So, sketch your name and observe kerning. But what exactly is kerning? Kerning is the spaces in between the letters. So, if it's too wide, it's called loose kerning. If it's too tight, ito sa akin, it's very tight kerning. Kasi I made it fit the entire A3 na size. All right? But it's really up to you how your design aesthetic will hold, right? Okay, next step is to already put the figures in according to your goals. Like I said, first two letters is your dream for yourself, and then your dream for your family, and then your dream for society. So you will see that it's okay to erase. But what is not okay is if diniinan yung papel, kasi if you leave marks on the paper, ang mangyayari when you color it, nakikita yung mark. So, not so good siyang tingnan, right? So, keep your fingers light on the paper. In any case, you are going to erase it naman, kasi when you are going to color, medyo cleaned out na yung pencil marks. All right. For our next tip is you have to choose an art medium that should be able to show details. So what are good art materials? First is your ball pen. Pwedeng ball pen lahat. Kung ball pen mo na lahat. Pwede siyang colored pencils. Kasi pag sinasharpen yung colored pencils, kitang-kita yung details. Alright? What I used was watercolor. Pwede rin digital if you have the gadgets for it. But what I used was watercolor, and I will show you how I did it. And you will see here that I made use of, ito yung cover ng quail eggs, right? Ni-recycle ko lang siya. Actually, very useful siya for watercolor. So, nilalaban ko lang siya, and then I use it for another project. Alright, you will see it here, it's clean, pero actually at the end, nagiging dirty na siya. Nagiging color block na siya, ganun. Okay. Next is your, of course, your watercolor is there, tissue paper, kasi ibablot mo, and then ensure that you always work in a clean space. For right-handed people, work from left to right. For left-handed people, work from right to left. Bakit? Para, kasi nadudumihan pag nilalapag mo yung pen mo, and then your hand is over here. So, and then nagiging dirty siya. So the more things that you're gonna erase, right? So might as well you just work from left to right since I'm right-handed. But for those who are left-handed, find a way where you don't mess the drawing on top, especially when you work. So it's most probably from right to left if you're comfortable with it. All right. Next is we have to, the technique is layer dry, layer dry, layer dry. All right. But if it's colored pencils, it's layer, 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 layer. Wala nang dry. Alright. Why? Because if it's the first layer, it's not yet, hindi kita yung colors. Alright? Etong what I did was 3 layers ito. So it took me 2 days to finish. Kasi I would wait for it to dry. Pero actually, it dries up naman after 30 minutes, even less, pag nakatutok sa electric fan.
Alright? But, yun nga, pag color pencils, try to layer, 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 layer. Patience, it takes time to make a very good artwork. Okay. I'll show you a longer version that I have. This is the entire word. Hindi pa siya kita ng masyado, no? Pero may letter J, that's me. Tapos you could see the lamp, yung wishes ko for myself. And then letter N is my wish for my family. And with letter I also, yun, wish ko for my family. And letter E, medyo, it was the last thing that I did because kailangan ko pa siyang I have to choose. Like, I have a number of goals for society, but and things that I want to share for society, but I had to really narrow it down. Kasi syempre, letter E lang naman. There's not much. Although you would like to put a lot of, you have to put a lot of your ideas in, pero you're limited to that letter lang. Right? So that was the last thing that I did. Now I will show you my final work. Right? So I'm a dog lover. I placed my dog in. Yan yung letter J. The reason why may umbrella dyan is aside from the fact na yung letter J ay may head, may hat sa taas, is also because, kasi colorful siya, is also because I see myself happy in the future. Of course, di ba? Parang happy, healthy, yun. Which leads me to letter A. May genie doon, right? Hindi siya genie. Lamp. May lamp siya. Three wishes ko is, yung light bulb is to have more ideas for the future. I'm always into a lot of passion projects, yun, so more ideas. And then the star means more success for myself. And the third one is very important, peace of mind, which is very hard to come by, especially during this pandemic. So kaya nilagay ko siya dun, peace of mind. Lotus leaf yan, usually nakikita natin pag nasa spa, may lotus leaf and color green is very calm and quiet inside your head. All right. Letter N, you will see that's a mountain. Kita ba na mountain? Tapos may tao na nakaganon. Success. Actually, it's the hurdles that you go through, but it's also to dual purpose siya. I also want to travel. You cannot travel this quarantine, di ba? Kahit punta lang ng Baguio or no, have to stay at home. So, yung dream ko to travel, right? Yung letter N dun sa side is my dream to have a home, a place of my own. Actually, it's a farm. So, kaya siya may mga vines na growing dun sa side. Kasi yung dream ko talaga is to have peace of mind is you really have to go to the province. I'm currently now based in Manila. So, medyo it's really busy and, you know, the city life, right? So, letter I and letter N are the dreams that I have for my family, the family that I have for my own, right? So, yung letter E naman is, for some reason, inisip ko, oh, baka it's, kasi it's quarantine and hindi ko lubos na maisip talaga na how will we move forward after this COVID pandemic. So, stay at home. But you could see here the sharing of talents. May nilagay ako dito na musician, singing. So that, yung point ko dito is, even if you're inside your home, you could actually also share your talents. Like what all of us are doing in OKKK Tambayan. Yun. Just to share, I'm giving you a flat lay of my workspace so that you could see how I did it. Ito yung materials. Yan na ang quail egg kong container na madumi na masyado and my tissue paper na dirty na siya. Ayun! Exciting ba? Right? So, I will wait for your artworks and enjoy creating your own letras y figuras. Thank you for having me here. Thank you din po, Ate Ja, sa pagbisita sa amin dito sa online kausayan para sa karapatan ng kabataan, ang OKKK Tambayan. Grabe, Ate Ja, nag-enjoy ako dun
Natuto ulit ako tungkol sa letras y figuras. Ang ganda na nasa second stress pala siya. So maraming salamat sa inyong paggabay. Ini-invite din kayo ni Kuya Sig. Dalawin niyo yung mga museums na kinukurate at tinulungang mabuo ni Ate Ja, no? Ang ganda dun sa Binondo Museum. Kakaiba talaga. Kaya naman, ngayon, after nating makita, matutunan kung ano ba yung letras y figuras, ano ba yung pwede nating gawin with our names and our creativity, iimbitahan po natin, nabalikan po natin ulit yung mga tanong natin tungkol naman sa ating karapatan sa kaligtasan. Kasi ang next nating speaker ay ang isa pa nating Lodi. Nako, ito talaga. Mini-invite natin para palalimin yung ating pagkakatuto at pag-intindi sa ating karapatan sa kaligtasan para sa kanyang pagninilay. Mga katambayers from Luzon, Visayas at Mindanao, please welcome si Kuya Dan, Dan Paolo Yema, ang ating guest psychologist. Kuya Dan, masok! Hello, Kuya Sig. Magandang hapon. No? Speechless pa rin ako dun sa presentation ni Ate Ja. No? Parang ang galing-galing talaga. Sobra akong namangha. Lalong higit kasi dun sa ating activity na letras, e-figuras, ay talagang na-integrate yung topic natin ngayong hapon, ngayong araw na ito, which is something to do with katatagan. Ayan. So, na-miss ko rin ang ating mga katambayers, no? Parang ngayon lang uli ako nagpakita sa ating OKK tambayan, no? And this is our second to the last episode. Kaya sobrang mamimiss ko lahat. Okay. So, for my part, so, naririto ulit tayo sa ating PPPP period. Okay? Kung saan, ang ating topic ay walang iba kundi katatagan. At ang ating activity for today has something to do with letras y figuras. Okay? Kaya ito yung mga bagay na bibigyan ko ng diin, no, lalong higit para mas matulungan ang ating mga katambayers na gawin yung mga activity nila, lalong higit kung ano ba yung mga pangarap nila sa sarili nila, pangarap para sa mga sa kanilang pamilya at pangarap sa bayan. Kasi ang lahat ng mga yon, no, para ma-attain natin 'yon kasi nga ang topic natin ngayon is something to do with katatagan at bahagi ng ating pag-unlad ay ang ating pagiging matatag. Okay? Kaya kung ready na ang ating mga katambayers, ang ating pagmumuni-munihan ngayong hapon ito ay may kinalaman sa psychological na aspeto ng katatagan. Ayan, pwede po bang ayan. So may kinalaman sa psychological na aspeto ng katatagan. So ano nga ba ang katatagan, no? Psychologically, ang katatagan ay ang ating kakayahan, no, nakayanin or makayanan o makabangon sa isang krisis na ating pinagdadaanan, kung yung krisis man ay in the form of stress o kaya naman ay in the form of a problem. Sa Ingles, sinasabi na mga taong matatag or may katatagan ay yung may abilidad na mag-bounce back o tumalbog, no? Yung tipong babagsak pero muling babangon. Okay, so yun yung katatagan, no? Yung may abilidad tayo na makabangon mula sa isang personal na krisis. Ito rin ay isang proseso kung saan madali tayong nakakaangkop or sabihin natin nakaka-adapt or nakaka-adjust sa mga problema, trahedya o mga pagbabanta sa ating buhay. O kaya naman, yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng sobrang stress kagaya nitong pandemya na meron tayo ngayon. Okay? So, kapag pala sinabi natin katatagan or pagiging matatag, hindi ibig sabihin nito na tayo ay simple lamang na nagsusurvive or surviving. But rather, pag sinabi natin katatagan, we are not just simply surviving, but we are thriving. Okay? So katatagan is not simply surviving, but also thriving. Pero tandaan din natin na kapag tayo ay matatag, hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo makakaranas ng kahit anong problema or paghihirap. Siyempre, makakaranas pa rin tayo nito. Pero yun nga lang, compared sa mga iba na hindi develop ang katatagan, no, mas madali sa atin
na malagpasan yung mga problema. Okay? Isa pa, hindi rin ibig sabihin na kapag matatag tayo, no, or hindi tayo kapag matatag tayo, hindi ibig sabihin na hindi na matatag yung iba, or kung matatag yung iba, hindi na tayo matatag. Okay? Kasi ang katatagan ay hindi siya isang katangian na pwede lamang sa isang tao. Okay? Bagkos, ang katatagan ay isang katangian na maaari nating i-develop o pagyabungin sa ating buhay. No? Kailangan lamang gumawa tayo ng mga aktibong hakbangin para ito ay makamit. Kaya para sa ating pagninilay-nilay, ay titignan natin ang ilan sa mga bagay na may kinalaman sa katatagan, kagaya, unang-una, ang aspeto ng katatagan. Pangalawa, yung mga paraan para mapayabong or mapaunlad natin ang ating katatagan. At panghuli, yung mga katangian or ano ba yung mga benefits or advantages kapag ikaw ay isang matatag na tao. Kaya kung ready na ang ating mga katambayers, no? So again, i-request ko uli ang inyong mga participation. Okay, kaya kung handa na tayo, ito ang aking unang katanungan. Okay, sa aking first question, masasabi mo ba bilang ikaw, no, sa tawag dito, evaluation mo ng iyong sarili, masasabi mo ba na ikaw ay matatag? Tapos yung follow-up ko, paano mo ito nasabi? Sige nga. Base sa iyong personal na evaluation, no? Kasi dapat, 'di ba, kilala natin yung ating sarili. O mga katambayers, masasabi mo ba na ikaw ay matatag? Kung oo ang sagot mo, bakit? Paano mo nasabi na ikaw ay matatag? Kung hindi naman ang sagot mo, paano mo rin nasabi na ikaw ay hindi matatag? Sige nga. Okay, so aantayin ko ang sagot ng ating mga katambayers. Okay. So inaanyayahan ko rin, no, yung mga participants natin sa Facebook na baari kayong mag-comment ng inyong mga kasagutan. Okay. Ayan, so may nagsagot na ng isa. Oh, very good si Mark, no? Sabi niya, opo, no? Dahil sa simpleng pananatili niya sa mundo, no, sa gitna ng maraming problema. Okay, yung kanyang patuloy na existence, no, sa kabila ng mga problema na kanyang nararanasan. Si Celino naman, Malyari, sabi niya, yes po. Kasi sa gitna po ng krisis na kinaharap natin dulot ng pandemya sa panahon ngayon, ay nakakayanan po, no, na gumawa ng mga bagay na kapakipakinabang at maging masaya sa lahat ng oras. Okay, very good, no? Si Junas naman, sabi niya, masasabi ko po na matatag ako dahil sa lahat ng problema na dumating sa akin, still positive lang po ako. Okay, very good. At si Francesca, sabi niya, opo, kasi sa mga nagdaang taon, nakayanan kong ma-handle lahat ng pagod at stress na dala ng pag-aaral. Okay, very good. And si Ayesa, no, sabi niya, opo, masasabi ko pong matatag ako dahil simula noon, hindi ako sumuko sa bawat pagsubok na na-encounter ko. Wow, very good, no? Maraming salamat sa inyong mga kasagutan, mga katambayers, no? So, tama, no? Minsan, based on our evaluation, masasabi natin na matatag tayo or may mga pagkakataon din na parang masasabi natin na parang hindi tayo matatag, no? Pero pagdating pala sa katatagan, dapat nating malaman na meron palang iba't ibang aspeto ang pagiging matatag. Ayan. So ang katatagan pala, no, may iba-iba siyang mga aspeto. Isa na dito yung behavioral na aspeto ng katatagan o yung mga kinikilos at gawi natin, no? Kung saan dito sa behavioral na aspeto ng katatagan, no, na ipapakita natin, no, yung pagtsatsaga natin, tsaka yung pagbabata natin ng hirap, no, sa harap ng mga problema at balakid. Okay, so patuloy pa rin tayong nagpapatuloy kahit anong mga balakid yung kaharap natin. So yun yung behavioral na aspeto.
Pangalawa naman is yung cognitive o yung ating mga iniisip. So may kinalaman din pala doon yung ating pagiging matatag. Sa papaanong paraan? Kasi minsan napapakita natin yung ating katatagan kung paano natin, no, binibigyang kahulugan or ini-interpret yung mga bagay na nangyayari sa atin, whether positively or negatively. Halimbawa, yung pandemic na ito, paano mo ba siya iniisip? Ano ba yung perception mo or ano ba yung interpretasyon mo sa mga nangyayari dala ng pandemic? So kung positive or negative yung iniisip mo dito, maaari nitong maimpluwensyahan yung iyong katatagan. Okay? Then pangatlo is yung emotional na aspeto. Kung saan, no, ito yung pamamaraan natin kung paano dinadala at pinapahayag yung ating mga nararamdaman or yung ating damdamin. Kunyari, may problema tayo, may pinagdadaanan tayong crisis. Paano tayo naapektuhan emotionally? At kung paano tayo naapektuhan emotionally, paano natin ito dinadala? Nabibigatan ba tayo? Or gumagawa tayo ng paraan para pagaanin ng ating sarili? So yun yung emotional. Pang-apat naman is yung spiritual na aspeto. Kung saan, no, binibigyang kahulugan natin naman yung ating buhay, yung kabuuan ng ating buhay. Ano ba yung purpose natin sa life? Ano ba yung mga goals natin? No, at paano natin binibigyang kahulugan lahat ng mga bagay, whether simple or kung mga komplikadong bagay na nangyayari sa ating buhay. Okay? So yun, ilan lamang iyon, no, sa mga aspeto. So nabanggit ko may behavioral, may cognitive, may emotional at merong spiritual. So meron pang mga ibang bagay, no, pero ito ay may kinalaman din sa kung paano tayo nakikiangkop or kung paano tayo nakikipag relate sa ibang tao, kung gaano ba tayo ka-motivated sa ating buhay, at huli kung paano ba tayo nakikipagsundo or nag-a-adjust, no, sa mga pangyayari sa mundo. Ayan. Kaya tandaan natin na dapat at nararapat lamang na paluguin natin yung mga aspetong ito, no? So hindi lamang isang simpleng aspeto ng ating katatagan yung ating dapat pinauunlad, pero dapat lahat, no? Para mas maging buo, lalong higit yung ating pagiging matatag. Okay? Very good. Now, pumunta tayo sa pangalawa nating question. Ayan. Medyo magiging personal ako dito sa inyo, no? Ayan. So para sa ating pangalawang tanong, in a nutshell lang, maiksi lang, no, parang yung summary lang or gist lang ng pangyayari. Maaari ka bang magbigay ng isang pangyayari, no, sa iyong buhay kung saan nakaranas ka ng isang problema or crisis? So yun yung first part. For the second part, ano naman yung mga ginawa mo para malagpasan ito? Sige nga. Okay. Again, yung second question, pwede po bang pa-move sa second question? Maaari ka bang magbigay ng isang pangyayari sa iyong buhay, no? Summary lang, kung saan nakaranas ka ng isang problema or isang crisis, and then ano kaya yung ginawa mo para malagpasan ang problemang ito? Okay, ano yung ginawa mo para ma-overcome mo yung crisis na pinagdaanan mo? Ano ba yung mga usual na mga problem na pinagdadaanan ng isang high school student? Okay? Sige nga, maaari mo bang balikan ang iyong buhay bilang isang high school student? Ano kaya yung mga na-experience mo? No? Lalong-lalo na yung pakiramdam mo, nahirapan ka. No? And then, matapos mong... Ang sagot mo, bakit? Paano yung... Sorry po. Ayan. So matapos mong tignan iyon, no? Ano kaya yung mga ginawa mo para malagpasan yung particular experience na yon, no? Na naranasan mo. Okay? So sige nga sa ating mga katambayers, let's see. Again, no? Kahit ano lang, hindi natin kailangang ikwento ng mahaba, no? kahit maiksi lang, no, kahit maiksi lang. O, halimbawa, ano ba yung mga problems natin? Kunwari na late ka na mag-submit ng assignment, na late ka na mag-submit ng project,
hindi ka nakapasok ng isang araw kaya na-miss out mo yung mga lessons mo, or napagalitan ka ng teacher mo, no, sa hindi mo alam na dahilan. Ayan. So ito, may sumagot na sa atin, no, si Celino Malyari, no? Sabi niya, no, yung problem daw na na-encounter niya is nagkasabay-sabay po lahat ng mga gawain, projects, assignments, at review para sa isang contest. Nako, naramdam ko yan, no? Kasi lalo na rin nung nag-high school din ako, no? At ang ginawa niya is time management. So inuna po muna niya yung mga mas kailangan, no? Tapos dinagdagan din niya ang tiwala sa kanyang sarili para malagpasan yung napagdaanan niya. Okay, very good, no? Yun yung gawa ni Celino. Si Mark Pecolados naman, Negro, sabi niya, noong panahon na ang tingin sa akin ng marami ay hindi ko kaya ang isang bagay. Okay, so parang nakaranas siya ng parang hindi siya nakikita na parang kaya niyang gawin yung mga bagay, no? So sa ginawa niya, no, ang ginawa niya ay sa tiyaga at pananalig, no, nalagpasan niya yung mga problema niya. Okay, very good. No? Sabi naman ni Nova, no, ayan, so admitted daw siya with pneumonia, no, tapos 1 week na absent siya sa school. Okay, so feeling ko, although hindi niya nabanggit dito yung ginawa niya, no, feeling ko ginawa niya dito is naghabol siya, no, dun sa mga lessons niya sa school. Si Francesca Marie Chavez naman, sabi niya, nung nagkaroon po ng collection of fees sa mga magulang, nahirapan po ako kausapin yung mga magulang, kaya ang ginawa ko po ay nakiusap sa mga guro, na-explain yung purpose ng pagkolekta na fee, ayan, para dun sa mga kakilanganin sa school. Okay, very good. And then si John Domdom naman, sabi niya, sa tingin daw niya, hindi naman daw ito big deal, pero idun sa mga problema na naranasan niya, ay kung anong course sa college ang kukunin niya, no? Kasi nakakalito at hindi pa niya mahanap yung sarili niya. Well, I guess that's really a personal crisis, no, yung kahirapan sa pagpili ng course, no. But then ang ginawa daw niya ay humingi ng help sa guidance teacher, and then nagkaroon sila ng pag-uusap at nagkaroon ng change sa perspective niya, no. Kung paano yung kukunin niya. At ngayon, ayan, ang kukunin daw niya is AB in Filipinology. Wow, no? Parang exciting yata yung course na yon. Ayan. So si Francesca, sabi din niya, no, absent siya ng 2 weeks dahil sa severe fever, no, pero pumasok pa rin siya, and then she was very determined to pass, no, kahit may mga miss requirements siya. Okay, very good. So, yung mga ibinigay niyong mga istorya, actually, yan ay mga istorya ng katatagan. No? At yung mga ginawa natin noong mga panahong iyon ay mga paraan, no, para malagpasan yung mga problema na yon. Now, ang question, ano ba yung meron sa atin kaya ginawa natin yung mga bagay na yon? Ano ba ibang yung mga iba pang pamamaraan na maaari nating gawin para ma-develop ang ating katatagan? So yun yung ibibigay ko sa inyo. So isa sa mga pwede nating gawin para ma-develop pa ang ating katatagan is, una, pagyabungin pa natin yung ating pakikipagkapwa at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ayan, so yung relationship natin with other people, that could help pala in developing our resilience or katatagan. Sunod, no? Pataasin din natin yung pagkilala sa ating sarili, which is yung ginawa ni John, no? Kasi nalilito pa siya, hindi pa niya alam yung gagawin niya, no? So parang in a way, no, kinilala niya yung sarili niya. Okay? And then pangatlo, alagaan natin yung ating sarili, whether that is physical, mental, or emotional. Okay, lalong-lalo na din sa mga nagkasakit, no? Feeling ko isa sa mga pamamaraan nila is pagkatapos silang gumaling, no, mas inalagaan pa nila yung kanilang sarili para hindi na uli sila magkasakit. So that is one way of developing our katatagan. Sunod naman, no, para naman ito dun sa mga medyo seryosong problema na nararanasan natin, no, is yung titignan natin yung kabutihan or kagandahan sa mga bagay na meron sa paligid natin at yung mga magagandang kahulugan sa likod ng mga pangyayari.
No? So kung meron man tayong naranasan na hindi maganda, tingnan natin yung kahulugan or meaning behind that event, no? Na baka may itinuturo sa atin, so we look at the brighter side, no, sa mga nangyari. Sunod naman is yung tinatawag natin na pagko-cultivate ng growth mindset. Okay, ano ba yung growth mindset? Ang growth mindset ay isang paniniwala na may kakayanan tayong umunlad at lumago. Kaya nga growth mindset. So yung mga utak natin, nakaset tayo na lagi tayong sa papaunlad, lagi tayong sa papalago. Okay? At kung ginagawa natin ito at patuloy na meron tayong growth mindset, no? Ang nangyayari ay mas patuloy pa nating pinapaunlad yung ating mga kakayahan at gumagamit tayo ng mga nararapat na hakbangin para matulungan ang ating sarili. Okay, so let's cultivate a growth mindset. And finally, isang paraan para pa i-develop ang ating katatagan ay humingi ng tulong sa iba. At yun yung ginawa ng ilan nating mga katambayers. So sa mga panahon na parang hindi na nila alam ang gagawin, ang ginawa nila ay humingi ng tulong sa iba. Okay? So yun yung mga pamamaraan kung paano natin madidevelop ang ating katatagan. Okay? So finally, no, kasi we have been stating kung matatag ka ba, ano yung mga nangyari sa'yo. Now, base dun sa nangyari sa'yo, no, ano yung mga natutunan mo sa mga ito? Kasi di ba may karanasan kayo na ibinigay kanina or may mga karanasan kayo na naisip kanina? Ano kaya ang inyong mga natutunan mula sa karanasang ito? Napansin mo ba na yumabong or lumago ikaw sa iyong lalong higit ang iyong sariling katatagan? Okay. Ano yung mga lessons na nakuha mo sa karanasang ito? No? Yung mga pertaining to our previous question. And then may napansin ka bang pagbabago sa iyong sarili, lalong higit kung umunlad ba ang iyong pagiging matatag? Okay, so let's see. Ano yung mga lessons na nakuha ninyo? Ano yung mga lessons na natutunan ninyo, no, dun sa mga problema or mga crisis na inyong pinagdaanan, no, nung nakaraan, no, na sana nakakontribute sa inyong pagiging matatag? Okay? Sige nga, tingnan natin ating mga katambayers, no? Ini-invite ko, no, iba nating mga katambayers, no, na sumagot din, no, dun sa question sa ano natin para kapag participate tayo. Okay. So we are now talking about lessons. Ayan, so sumagot na uli si Celino, no, parang lagi siya yung ano natin, ating first honor ngayon, no. Sabi niya, no, natutunan ko po na darating po talaga ang panahon na susubukin ang ating katatagan. Nasusubukin kung hanggang saan ang kaya natin, na kailangan nating maging handa sa mga problemang posibleng nating kaharapin sa ating buhay. Okay, that's a very good lesson, no? Na kahit sa inyong kabataan, nakikita nyo na yung mga lesson na ito. Si Mark naman, sabi niya, no, natutunan ko na ang problema ay hindi ginawa upang sukuan, bagkos ginawa ito upang labanan. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako isinilang upang mabigo at mas lalong hindi iniluwal upang sumuko. Natutuwa naman ako sa mga katambayers natin, no? Kasi ang lalalim ng mga reflections ninyo. And actually, yung mga sineshare nyo ito ay mga concrete na takeaways natin, no? Para sa episode natin ngayon, which is something to do with katatagan. Sabi naman ni Junas, no? Natutunan ko na maging handa sa lahat ng suliranin at maging handa sa sarili. At kailangan maging positibo sa ikahaharap sa buhay. Okay, very good. No? Excuse me. Si Nova naman, sabi niya, natutunan ko po na walang balakid or anumang problema or karamdaman ang makahahadlang basta may determinasyon at porsigido ka lang. Okay, very good. And si Francesca, sabi niya, natutunan ko na kinakailangang maging matatag physically, no, malakas yung pangangatawan, emotionally at sa iba pang aspeto,
sa pamamaraan na ito ay malalagpasan lahat ng kakaharapin nating mga problema. Okay, sabi na, hindi ko po alam kung galing. So natutunan ko na ang mga problema ay makakatulong upang mahulma ang aking sarili sa darating na bukas. At panghuli, sabi rin ni John, no? Natutunan ko na hindi dapat hanapin yung sarili mo sa iba o isunod ang sarili mo sa kagustuhan ng iba kasi makikilala mo lang ang sarili mo kung sisisirin mo ang mga personalidad at limitasyon mo. Kasi bilang isang tao, tungkulin nating hasain ang sarili natin at hindi iasa sa iba. Okay, sobrang nakakataba ng puso, no, yung mga reflection natin ngayon, lalong higit, no, na ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa katatagan. At sa mga panahon natin ngayon, no, talagang mas nasusukat yung ating pagiging matatag, no, dahil sobrang daming krisis yung pinagdadaanan natin ngayong panahong ito. Kasi hindi lamang siya isang simpleng krisis o isang simpleng pandemya, pero may mga kasama rin itong iba pang mga problema or mga balakid, no, na sa kasalukuyan ay ating nararanasan, no. At maraming salamat sa sharing at reflection ng ating mga katambayers, no. Ano ba yung ibig sabihin ko dito sa pangatlong tanong na ito, no? Kasi marami talaga tayong mahalagang aral na makukuha sa mga karanasan na dumarating sa ating buhay. At ang mga karanasang ito ay hinuhulma, no, yung ating pagkatao, hinuhulma yung mga bagay na may kinalaman sa ating sarili, sa ating ginagawa, sa ating iniisip at sa ating nararamdaman. At higit sa lahat, kapag natututo tayo sa mga aral na ito, no, mas lalo nating napapatatag ang ating sarili. Ayan. So maraming salamat sa ating mga katambayers, no? Kasi ang pagiging matatag talaga ay maraming mga positibong epekto ang madadala sa atin, no? Pero again, uulitin ko na hindi porke matatag tayo, no, hindi ibig sabihin na makakaranas sa tayo ng iba pang problema. No, ang ibig sabihin lamang nito ay mas nabibigyan tayo ng kakayahan, no, na malagpasan yung mga problema na dumadating sa atin kasi natuto na tayo dun sa mga nakaraang nangyari sa atin. Okay? Very good, mga katambayers. Ayan. At sana, no, dun sa pagsasagot natin ng ating ng mga katanungan na iyon ay mas lumalim, no, ang pag-unawa natin patungkol sa katatagan at ano ang kahalagahan nito, no, at higit sa lahat, no, kung paano nito matutulungan yung ating pagiging matatag, paano nito matutulungan na sagutin, no, yung mga katanungan hinggil sa mga pangarap natin sa ating buhay, sa ating pamilya at sa ating komunidad. Kaya para sa inyong assignment, uulitin ko lang yung assignment na ibinigay sa inyo kanina ni Ate Ja, na gagawa kayo ng letras y figuras gamit ang inyong pangalan kung saan ilalahad ninyo ang inyong mga pangarap, pangarap sa sarili, pangarap sa pamilya, at pangarap para sa ating bayan. Okay? At sa aking pagtatapos, no, para sa ating pagpapanatili, this is not exactly a quote or a salawikain or kasabihan, pero gusto ko sanang iwan sa inyo, no, na alalahanin natin ang isang kawayan, no, na siyang larawan ng katatagan. Ano yon? Mababaluktot, ngunit hindi mababali. Hahapay, ngunit muling tatayo. At lalago sa kabila ng mga pagsubok. At dahil kawayan ang figure, no, ng pagiging matatag, para sa ating word of the week or word of the day ay kawayan din ang aking napili. At anong ibig sabihin ng kawayan? Next slide po. Ayan. So, kailan may di aayaw, walang anumang yuyurak sa adhikaing nag-aalam. So, tularan natin ang isang kawayan sa pagiging matatag. So, muli, magandang hapon mga katambayers at maraming salamat. Yay! Virtual palakpakan po kay Kuya Dan, ang ating psychologist na tumutulong sa ating magpalalim ng ating pag-unawa tungkol sa ating mga
themes for our episodes dito sa OKKK Tambayan. Maraming maraming salamat po. Nakakabusog po yung mga nagiging talakayan natin palagi dito sa OKKK Tambayan. Mula kay Kuya Brian hanggang sa art-based activity natin at syempre sa ating mga psychologists sa ngayon po si Kuya Dan. Kaya naman po, kinatawagan po ulit ang ating mga katambayers, ang presence nila Kuya Brian, Ate Ja, at ni Kuya Dan para sa ilang mga questions and answers na pwede nating matalakay pa dito sa ating part na ito ng ating program. Ako honestly, halos wala na akong matanong kasi sobrang nabusog ako sa talakayan mula pa kay Kuya Brian. Tapos interesting for Kuya Sig yung nangyari na dun sa letras y figura, figuras, tama ba ako Ate Jan, no? Sa second yung ano, yung impit. Ang ganda na yung kahit pangalan lang natin, marami tayong mga maitatanong din tungkol sa ating mga pangarap, tungkol sa ating mga mahal sa buhay na maaari ding magdagdag at magpalakas pa sa atin upang masabi natin na talagang tayo ay matatag ng mga kabataan. At syempre, yung pagpapalalim din ni Kuya Dan na in a way, nakaangkla din talaga dun sa art-based activity natin. Ang dami nating mga questions mula sa ating facilitators na maaari nating itanong sa ating ding mga sarili upang mapagnilayan kung ano ba yung ating karapatan sa katatagan at paano tayo nagre-respond bilang kabataan. Pero ngayon, mga katambayers, ano ang ating mga tanong para sa ating mga facilitators? Maghihintay kami ng inyong mga katanungan. Ah, meron po palang message si Celino Maliari. So pinapaabot po niya ito sa ating mga facilitators. Salamat po sa patuloy na pagbabahagi ng inyong kaalaman sa amin na tiyak ko po na aming magagamit sa lahat ng oras. Ito po ay aming pakatatandaan at dadalhin hanggang sa aming paglaki. Patuloy na magiging matatag. Ayun po, message po ni Celino Maliari para sa ating mga speakers or facilitators ngayong episode 13 ng OKKK Tambayan. Meron po ba tayong mga katanungan mula sa ating mga katambayers? Ayan, tignan natin yung mga nasa Facebook. Wala pa po mga pumapasok na questions. Mga katambayers, I'm sure marami tayong gustong itanong ngayon kay Kuya Brian, Kuya Dan, at kay Ate Ja, lalo pa sa ating mga katambayers na papasok ngayon sa darating na pasukan. Ano kaya ang maaari nating, oy, may letras y figuras na si Kuya Dan, nagre-ready siya para sa kanyang artwork. Ayan. Ay, meron po pala tayong magandang itanong ngayon, no? Dahil pinakita ni Kuya Dan yung kanyang letras y figuras, ang tanong po natin, pero maaari siyang sagutin ng kahit sino sa ating mga kuya at ate na nandito ngayon. Ano po yung, lagi siguro tong tanong sa OKKK Tambayan, pero sa ngayong episode na ito, dahil tungkol talaga sa drawing or sa paglikha gamit ang ating mga kamay, ang ating art-based activity with letras y figuras, ano po kaya yung pwede nating ma-advise every time na iniisip natin na hindi natin basta kayang gawin yung isang bagay? Or yung initially isipin natin, hala, parang hindi ko naman kaya yan. So ngayon, ano yung attribute ng pagiging matatag yung pwede nating ma-advise at ma-hukay pa at maibigay na tip sa ating mga katambayers? Ako muna. Sige po, Ate Jack. Thank you po. Yung self-doubt kasi, self-doubt yun eh, no? Yung self-doubt kasi it will always be there actually. Pero you have to stop it. Kasi walang nangyayari if you listen to it. Alright? So once it comes in and then it will say something like, ay, hindi ko kaya. Mas magaling kasi yung isa kong kaklase na ganito. Nako, walang nangyayari. Don't listen to it. Just do your own thing. That's it. Sabi nga ng Nike, just do it. Yun yun. Yes, ang ganda nun. Sports apparel or brand na nagpapaalala sa atin ng just do it. Naalala ko tuloy si Mamba, sumalangit na wa, ang Black Mamba. Si Kobe Bryant, meron din siyang laging sinasabi. I think makukuha yun sa discussion kanina ni Kuya Dan. Fall down 7 times, rise up 8 times. I think yun yung motto niya, pagiging matatag.
Meron po bang dagdag sila Kuya Dan at Kuya Brian para sa ating question on self-doubt? Tama si Ate Jack na point out niya na it's self-doubt. Any tips sa ating mga katambayers? ako Kuya Steve, nag-agree naman si... Nag-agree ako, sorry. Sige, last si Kuya Dan. Nag-agree ako kay Ate Ja na dapat nagsisimula kasi yun sa sarili. Kailangan na sa sarili pa lang, kailangan mong ma-recognize bakit ka ba nagda-doubt, and then yun, bigyan ng solusyon. Kasi parang karapatan, no? Ginagawad siya sa lahat ng tao, walang pinipili. So yung lahat ng oportunidad binibigay sa atin. So nasa sa atin ngayon yung 50% of the effort to reach out and to grab these opportunities. So ayun, andyan siya, available siya for us, yung mga oportunidad na yan, yung mga pagkakataon na yan. At tulad ng mga sinabi natin sa previous episodes, kailangan nating humakbang. Kailangan natin mag-step forward. So, yun siguro. Thank you, Kuya Brian. Kuya Dan. Okay ka na. Okay. Ito po, meron pong tanong pala sa ating mga Facebook katambayer ngayon na nanonood sa atin sa Facebook Live ng Facebook page ng DepEd Philippines. Ito, mula kay Jobert De La Cruz Pilias. Paano mo po masusukat ang sarili mo po kung gaano ka na po katatag sa buhay? Ay, wow. Kung sa game, madali ito kasi may levels ang game, no? Kung level 1 ka na or level 99, I'm sure nakikita niyo yung difference in your strengths. Pero bilang tao, ano po yung mga metrics natin or gauge natin? Paano daw po natin masasabi gaano na tayo katatag bilang isang mamamayan or tao? Ako muna. Go, Ate Jack. Okay. Eto, hindi siya necessarily gauge, pero give yourself time to grieve. For example, you wanted something so bad, you really wanted to get there, pero hindi na ibigay. So feeling mo parang failure ka. You don't just go pick up yourself. Give yourself time to grieve, but give yourself a deadline. Nag-break up kayo with your boyfriend or your girlfriend. Masakit yun, di ba? Alangan naman, you just move forward nang without any self-reflection. Give yourself time to grieve. Important yun kasi it makes you aware of what's happening with you. And also aware of, paano ba? Paano na yung pangarap ko with him? Paano na yung pangarap ko with her? Ganon. So, the time is important kasi it will make you analyze first where you're at. Self-awareness tayo. Then, that's when you give yourself time. Ah, okay. Iiyak ako for, let's say, 1 week. Iiyak ako 1 week. Then, give yourself that deadline. Move forward after that. Actually, yung deadline na yun, it's really up to you. And, mahirap sagutin yung gauge kasi even at my stage, sometimes, if you feel bad, give yourself the credit. Feel bad. If you feel bad, right? But you always have to give yourself a deadline. Yun. Thank you, Ate Jack. Kuya Dan, excited ka sumagot. Yes, oo. Yan, kagaya na sabi ni Ate Jack, no? Kung tutuusin, hindi talaga mame-measure yung pagiging matatag or yung katatagan. Kasi as we grow old, as we grow up, patuloy pa rin tayong natututo at natututo eh. May mga problema man tayo na maranasan, no, sa ngayon, may matututunan tayo. Pero in the future, may mga iba pa tayong mga problema na sabihin natin na mas malala pa, no? But as we experience those problems, anong nangyayari? Natututo tayo mula sa mga problemang yon. At yung mga lessons na nakukuha natin from those setbacks, from those challenges, from those problems, nakakadagdag yon sa ating pagiging matatag. No? Kasi sa pamamagitan ng mga experience na yon, nakakakuha tayo ng knowledge, nakakakuha tayo ng mga pamamaraan
para, ay, wait, taga, itong experience, itong problem na ito, parang naranasan ko na before. So parang kapag matatag kang tao, what happens is that nakakaisip ka kaagad ng mga pamamaraan, no? Para malagpasan yung problema. And then if I will go technical, no, kasi sa psychology, parang may mga criteria eh kung paano ba masasabi na matatag ka. Medyo madami yung criteria ng yon, pero magbabanggit na lang ako ng ilan, no? Isa sa criteria is kapag nagagawa mo ng mahusay yung mga tasks na naibigay sa iyo. Halimbawa, yung work mo or yung lessons mo is stressful na siya, no? Pero nagagawa mo pa rin siya ng mahusay. That's a sign of pagiging matatag. Pangalawa, kapag gumagawa ka ng active na action in order for you to deal with challenges and problems, hindi yung inaayaan mo na lang siyang lumipas ng kanya. So gumagawa ka ng active na action. Sunod, humihingi ka ng tulong kapag feeling mo hindi mo na kaya. That's a sign actually of pagiging matatag, yung paghingi ng tulong. Kasi kung ibang tao, pagbabasihan natin, ay hihingi ka ng tulong, parang ay ang weak naman nun. Pero hindi. No? Kasi nare-recognize mo na may limitasyon ka. So parte ng pagiging matatag mo ang paghingi ng tulong sa iba. So that could be one. And then ano pa ba? Alam mo kung kailan ka titigil, alam mo kung kailan ka magpapahinga, alam mo kung kailan ka magre-replenish ng energy. That's part of pagiging matatag. So yun lang yung ilang mga bagay na naaalala ko, pero marami pa. So yun. So ilan yun sa mga signs na nagsasabi na matatag kang tao. Ayun. And maraming salamat, Kuya Dan. I think yung sinabi or yung kwento sa atin ni Kuya Dan doon, meron tayong mga questions na nasagot na. So, kunwari yung may Facebook questions tayo sa tungkol sa paano po natin mahuhubog ang katatagan natin sa sarili, nasagot na rin po yun dun sa bagong sharing din ni Kuya Dan. Ngayon po, meron pong response mula kay Myra dito sa ating Zoom chat. Ang pagkatuto ay tunay na walang pinipiling edad. Dahil kahit golden age na ako, ang dami kong natutunan mula sa inyo, mula simula hanggang ngayon, na magagamit ko bilang guro. Ah, guro po pala si Ma'am Myra, SSG advisor at magulang. Salamat sa bumubuo ng OKKK na way maging inspirasyon kayo ng mga student leader sa henerasyon ngayon para mas maging makabulukan ang kanilang pamumuhay sa panahong lubos na sinusubok ng ang ating katatagan. Ayan, maraming salamat po kay Teacher Myra. Tama po, no, sa kanyang pagiging golden age. Na proud siya sa pagsabi nun, natututo pa rin siya sa atin. So araw-araw, meron tayong source of our learning. At ayan po, siguro, bilang huling tanong na lang po, meron daw po bang disadvantage ang katatagan mula kay Mary Rose Marquez? Paano po yun magagamit sa tama? So again, yung tanong po niya, meron daw po bang disadvantage ang pagiging matatag or ang katatagan? At siguro last words for that, yung ating mga pabaon din para sa ating mga katambayers sa pagsagot ng ating tanong na yun. Ako na lang yung sasagot kung may disadvantage ba yung katatagan. Go ahead. Well, technically naman kasi yung pagiging matatag is isa siya talagang positive na characteristic. Kapag nagkulang yung pagiging matatag or nasobrahan, it's no longer katatagan, no? Kasi kapag yung sobra-sobra na, maaring bato ka na, yung ganun, yung parang nawawalan ka na ng pakiramdam. Tapos kapag naman kumbaga sinasabi ko dito, katatagan as a characteristic, dapat ano rin siya eh, parang nakabalanse rin siya para sa atin. Kaya gaya nga nung sinabi ko nung introduction, hindi ibig sabihin na kapag matatag ka, hindi ka na makakaranas ng problema. Kasi kapag hindi ka na nakakaranas ng problema, hindi ko na alam kung ano yung tawag sa'yo. Okay? Kaya yung matatag yung, or yung katatagan, talaga magagamit talaga natin siya in a way, lalong-lalo na for our advantage, no? Kasi katatagan is one way that we'll be able to adapt, no, to yung sa mga pagbabago na nangyayari sa ating kapaligiran.
at sa pagiging matatag, nakakasabay tayo sa mga pagbabagong ito. Ayun. Ayan, maraming salamat kay Kuya Dan, kay Kuya Brian, at kay Ate Ja para sa pagbisita sa atin dito sa Online Kausayan para sa karapatan ng mga kabataan tambayan, ang OKKK Tambayan. Episode 13 na po tayo, at tama si Kuya Dan sa huli niyang sinabi yung paalala sa atin, no? Pag wala ka nang nararamdaman, hindi natin alam din siguro kung tao pa ba tayo. Ang sabi nga niya, baka bato ka na, di ba? Pero lagi nating tandaan na pakiramdaman natin yung ating mga sarili. Kasama din po natin na partner ang CCP Arts Education. At lagi po nilang paalala, siguro ito connected to sa kunento kanina ni Ate Ja. Let us release kung ano man yung mga anxieties natin. Then let us reflect kung ano ba yung nangyari, bakit tayo kinakabahan, at bakit ba natin naramdaman yung ganung klaseng anxiety. And then, yung deadline na sinasabi ni Ate Ja, kailangan nating i-redirect lahat ng ating nirelease at pinag-reflectan. So dapat may gawin tayong action palagi. Hindi tayo naiiwan sa pag-reflect, sa pagmumuni-muni, sa pagniningilay-nilay. Nakasalalay sa ating mga kalakasan at katatagan ang ating mga next steps in life or how to move forward, ika nga. Episode 13 po tayo, at ito si Kuya Sig. Nagbabalik para sa ating OKKK Tambayan. Ito po hatid sa atin ng DepEd Your RMS Philippines, kaya i-check natin ang DepEd Helplines / Hotlines. Makita po natin, iba-iba yung numbers per region. So i-take note po natin yan, i-screenshot natin para accessible sa atin anytime na kailanganin natin ng tulong. Malay mo, mamaya may mangyaring kailangan natin ng tulong ng DepEd Philippines. So go ahead! Maaari din po nating ma-access ang mga helpline information at iba pang materials ng OKKK Tambayan dito sa depped.in/tambayanmaterials. Meron po kami mga classmates dito sa Zoom na nagtatanong paano po ma-access yung mga materials na yan. Ito po, dito po natin yan makikita. At sa ating mga ka-Facebook na ating mga katambayers, check niyo po ang website na ito. At maraming salamat muli kaila Kuya Dan, Kuya Brian, at kay Ate Ja para sa isa na namang makabuluhan nating pagsasama. Kaya naman, ito ang kanilang mga pabaon para sa ating mga katambayers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Unang-una sa lahat, araw-araw, nakaharap tayo sa iba't ibang hamon na dulot ng pagbabagong kondisyon ng ating pamumuhay. Babago-bago po pala. Kailangan magkaroon tayo ng mga kondisyon para maging matatag upang harapin ang mga ito. Pangalawa, bilang mga kabataan, may karapatan tayong humiling at angkinin na tayo ay mabigyan ng kaligtasan mula sa pamilya, pamayanan, at pamahalaan. Okay po, so may right tayo, ha, na magkaroon ng ganun. Third, ikatlo, ang kaligtasan ng kabataan ay nasa katatagan ng sarili, matibay na ugnayan sa kapwa, at puwersa ng mga institusyon tulad ng pamahalaan na sinisigurado ang kapakanan ng lahat. Ayan, maraming salamat po sa mga pabao nila Kuya Dan, Ate Ja, at Kuya Brian. Episode 13 po tayo ng OKKK Tambayan. Mga katambayers from Luzon, Visayas, at Mindanao, virtual palakpakan naman dyan. Yes, sana narinig yun ni Kuya Sig, no? At virtual palakpakan din para sa mga kaibigan nating tumutulong na itawid ang pagkukwento dito sa OKKK Tambayan sa ating mga deaf learners, sila Ate Casey at si Ate Amy. Buong puso pong pagpapasalamat sa inyong kabayanihan, Ate Casey at Ate Amy. Ngayon, para sa ating pagpapatuloy, ito po ang ating takdang aralin. Gumawa ng letras y figuras gamit ang inyong pangalan. Maganda rin po na sagutin natin yung mga tanong na inilatag sa atin ni Ate Ja at ni Kuya Dan sa pagbuo ng ating mga letras y figuras. Okay? Itag po kami sa hashtag OKKKTambayan at hashtag letras y figuras. Maaari din pong i-post ang takdang aralin na ito sa Facebook page ng DepEd Philippines at Facebook page ng OKKK Tambayan. Sa ating mga katambayers na nagtataka, minsan hindi nasasama ang ating mga homeworks na nafe-feature
every episode. Huwag po kayong mag-alala, nakikita po namin ang inyong mga homework. Meron lang po tayong time limit each episode. So, huwag sana tayong paghinaan ng loob. Submit lang tayo ng submit kasi marami pong nakakakita at marami po ang nai-inspire sa ating mga paggawa ng ating takdang aralin. Maraming salamat po. Ayan. Oh, at bilang pasasalamat para sa ating lahat, sa ating patuloy na pagsama dito sa OKKK Tambayan. Mga katambayers, i-welcome back natin ang ating ka-Bricks Katambayer, Director 4 ng DRRMS, Direct Ronnie. Pasok! Thank you, Sig. And thank you, mga katambayers. Sa ating mga speakers, actually, nagustuhan ko talaga yung letras y figuras. Grabe, thank you, Ma'am Ja. Ha? I learned a lot. At the same time, tuwang-tuwa ako doon sa creative ano nito. Parang gusto ko rin gawin. But mga katambayers, ang ganda. No? And then the reflection sa kayong kay Kuya Brian, ano? Yung usapin ng katatagan. Okay? Ang siguro gusto ko lang sana din idagdag, ano? Yung pag hindi tayo okay at may mga nararamdaman, ano lang, recognize the feelings, the emotions. Kasi sa ating ginagawa sa psychosocial, sinasabi natin na it's okay not to be okay. Okay? Kasi sa, lalo na yung panahon ng pandemyang ito, di ba? Sabi din ni Kuya Dan, kung wala ka na nang raramdamang problema o kaya hindi ka na naapektuhan at lahat, anong tawag sa'yo? Hindi naman katatagan yun, di ba? Sabi rin ng isang pare, nag-retreat ako, no? Sabi niya, kung hindi ka naapektuhan ng COVID na to at lahat, wala ka sa planetang ito. O di ba? So, every one of us. So, mapapata, mapamatanda, no? Tulad ko at lahat, naapektuhan, dinaanan natin lahat to. So, it's okay not to be okay, no? Recognize that, okay? Recognize your feelings, your emotions. Then, syempre, sabi ni Ate Jan naman, di ba? Have time, no? Have time for grieving, for recognizing that. But then, don't get stuck with it, okay? So then you have time na, so ano ang pwede kong gawin sa emotions na to, di ba? Ano ang pwede kong, ano ang mga positive gawin sa araw-araw para malampasan, no, yung emotions. But don't go, na hindi siya nare-recognize. Okay? It's good to recognize. And then, lampasan. Okay? So yun yung ano, kasi hindi tayo makaka-develop din ng katatagan. Makaka-develop tayo ng pagkabato sa buhay pag hindi mo naman na-recognize at lahat, di ba? Yung wala na, ganyan. Okay? So, that's very good. So, sana nakatulong ito, no? I'll tell you, kahit kami na matatanda, no? When this COVID happened, actually, no? Syempre, first time nakakaiba. It changed our lives. Sa totoo lang, di ba? So, paano ba naman na, ano, na parang, hindi ka naman pwedeng ano-ano lang, di ba? Na parang, kaya to, kayang-kaya lang to. Hindi naman ganun yun. Namidapa talaga dito. Diba? And then you just say, okay, sige, sandali lang, isa-isa lang, ganun, at lahat. Okay? So, give yourselves time to accept the emotions and to recover also and to move. So, maganda yung lecture natin sa katatagan. So, I hope mga nanay, mga tatay, mga teachers, kahit po kayo, ha, na nanonood nito. Yung mga children, minsan yung mga nanay nyo, di ba? Parang wala, hindi na yung tumitigil at lahat, sa bahay at lahat. You can also be of help to them. Sabi nyo, Nay, Saturday, ako naman. Para din naman, yung feeling na niya na hindi siya okay, may time naman din siya naramdaman yun na asikasuyin yung kanyang emotion ng hindi pagiging okay. Ma-recognize din niya yun at lahat. Okay? So, this is how we help one another to be matatag. Okay? Sabi nga natin lagi, di ba? We heal as one. Pero kailangan natin panindigan, gawin, isagawa. Okay? So, thank you and see you sa mga next episodes natin. We have, next week, last episode.
And then we will actually have a broadcast on TV. Ha? Doon sa first week of classes, nakapag-record na kami. Yung iba, yung mga natapos na natin, pati ito at lahat, but we will broadcast a number, no? Sa TV naman na mga OKKK tambayan na ating mga episodes. So see you dito sa ating next week and of course sa opening of classes. Okay, happy dinner! Maraming salamat po sa ating ultimate lodi, ang ating Kabriks Katambayers, si Direk Ronnie. Ayan, may good news sa atin, nadala si Direk Ronnie, hindi lamang yung kanyang pasasalamat para sa episode 13, kundi yung good news niya tungkol sa pagbo-broadcast ng online kausayan para sa karapatan ng kabataan, ang OKKK Tambayan. Abangan niyo po sila Kuya Sig, ang ating mga guest artist, si Kuya Brian kasi lagi siyang nandun, at si Director Ronnie na lagi din nating makakasama sa lahat ng episodes ng OKKK Tambayan na mapapanood niyo sa TV. Abangan niyo po ang mga announcement ng DepEd Philippines tungkol dyan. Siyempre, sana pinaghuhusay na rin natin ang ating mga sarili. Naghahanda na rin tayo sa darating na pasukan. Marami po tayong mga hamon na kinakaharap ngayong panahon ng pandemya. Pero alam po natin sa tulong ng ating mga episodes ng OKKK Tambayan, nakita po natin yung mga karapatan natin. Nakita po natin paano tayo lumabog bilang kabataan. At nakita po natin na kailangan natin ng tulong ng ating kapwa. So huwag natin kakalimutan maging mabuting tao, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Episode 13 po. Next week po, episode 14. Last episode po natin sa ating mga online engagement dito sa Facebook. So kung meron po tayo mga katambayers, friends, relatives na gusto nating invite para manood ng OKKK Tambayan sa kanyang last episode, samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami kasi magiging masaya ito. Magbibigay po kami ng pasabog na episode para sa inyo. At I'm sure marami tayong mapupulot na bagong learning. Tandaan, tayo po ay work in progress bilang mga tao, bilang mga kabataan. At papalakasin natin ang ating sarili, ang ating kapwa, at ang ating lipunan. At ito po ang ilan nating mga paalala para sa pagtatapos ng episode 13 ng OKKK Tambayan. Mga katambayers, kung meron tayong panahon na gumawa ng mga artistic videos tungkol sa ating sarili, merong offering sa atin ang UNICEF. Kaya i-check out natin yung video na ito ng Tala Arawan siya. bit.ly/talaarawan. Magpasa na kayo mga katambayers. At ito po, nakikita nyo ngayon sa inyong mga screens. Ano ba ang coronavirus? Mag-screenshot tayo ng copy na ito para madali natin siyang na-access. Ginawa yan ni Kuya Sig para lagi siyang nare-remind. Tapos ito rin po, may mga sintomas dyan. Kung tayo may lagnat, ubo, may hirap sa paghihinga, sinisipon, at may paghihingal. At syempre, kung ano po ang maaari nating gawin. Yan, hugas tayo ng kamay. Palagi mag-sanitize, ika nga. Of course, physical distancing, no? Wag sakaling magkaroon ng pagkakataon na pwede na tayong lumabas ng ating mga tahanan, sana tinitake note pa rin natin physical distancing sa mga kapwa natin. Ito po ang tamang paraan ng pagsuot ng mga mask. Nandun din po kung paano itapon ng tama, no? At ngayon, sana naging makabuluhan yung pag-spend natin ng ating mga araw mula umaga hanggang gabi. Maaari din pong ma-access sa mga information materials ng OKKK Tambayan dito sa deped.in/tambayanmaterials. At syempre po, meron tayong evaluation form. Marami po nagtatanong kay Kuya Sig. Kuya Sig, gusto ko pong sagutan yung evaluation form from the past episode. Pwede pa rin po. Kaya i-check out po natin yung next slide po natin, yung next image natin na magpapakita ng link para dun sa ating evaluation forms.
Ayan, mari pong pakita. Ayan. So, ang evaluation form po na yan ay masasagutan dito sa deped.in/okkktambayaneval. Okay, so may pagkakataon pa rin po ang ating mga katambayers na sagutan ang mga evaluation forms mula episode 1 hanggang 30. Kita-kits tayo mga katambayers, ha? Next po. Ang nakakalungkot na masaya din na makita yung ganitong klaseng frame ngayon sa inyong mga screens kasi huling beses na po ito ni Kuya Sig na imbitahan kayo na tumutok ng 4 o'clock p.m. next Thursday para sa last episode ng OKKK Tambayan natin sa atin ng DepEd DRRMS Philippines. Kaya mga katambayers, samahan nyo kami sa aming last episode next week. Kita-kits tayo, okay? Promise yan. Samahan nyo pa rin si Kuya Sig at yung ating guest artist at si Kuya Brian na nandun. Maraming salamat po sa mga external partners, Save the Children, Cultural Center of the Philippines, Psychological Association of the Philippines. Maraming salamat din po sa patuloy na bumubuo ng ating OKKK Tambayan. Naging bayanin namin kayo mula episode 1 hanggang episode 13. Ang ating production team. Next week mga katambayers, hindi na ulitin pa ni Kuya Sig. Kita-kits tayo. I'm sure bittersweet itong ending na ito para sa episode 13 kasi alam natin next Thursday, it's our last episode. So samahan nyo kami palagi para sa online kausayan para sa karapatan ng kabataan tambayan ang OKKK Tambayan. Kita-kits tayo mga katambayers from Luzon, Visayas, and Mindanao. So happy dinner to everyone. Sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balikin sa puso ang kahandaan, handang isip handa bukas sa pagkakaisa ay may lakas. Eto na ang normal, online learning at modular. Di pa kailangan mag face to face gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, rapan kaya natin to. Lakasan ang iyong loob sa bagong normal, sa bagong mundo. Pagpatuloy pag-aral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan, handang isip handa bukas sa pagkakaisa ay may lakas. Eto na ang normal, online learning at modular. Kailangan mag face to face gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan kaya natin to. Lakasan ang iyong loob sa bagong normal.
sa paabot. Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan. Sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan. Ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na tara. Tayong lahat, sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Eto na ang new normal, online learning ang kodya. Di pa kailangan mag-face to face, gamit na cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan kaya natin to. Lakasan ng inyong buhok sa bagong normal, sa bagong buhok.